Kapatid, ito po ang ating ika-apat na pagkakataon na maintindihan lalo through an icon, ano ba itong misteryo ng Santissima Trinidad. So we know that this is iconography, it was written, we call it iconos graphos. That means the painting is made of pigment. It was written because he was just copying from his inspiration in prayer what God was giving him as what we said in the next slide, the window that makes us view who God is. An icon is always a window. Kita niyo yung yellow outline to see beyond our world, there is God. And we see the Trinity. So when we focused yesterday on this Trinity, we realized that there is not only unity of face, halo, and wings, but there's also diversity in terms of clothing, backdrop, eyes, and fingers. No? Nakita po natin yung mga detalye na yan. Ang kombinasyon po ng dalawang ito, diversity and yet unity, is the very mystery of the Blessed Trinity. Simple lang po kung gusto nyong i-explain ko, pero I would like to say, hindi ko rin naiintindihan itong pag-explain ko. So, let's give an example. Ako po ay tao. Yung katabi ko po dito ngayon na nagtumutulong sa akin, si PJ Kumbas, tao din yan. No? Although kami po ay matataba, hindi po kami mga panda, hindi po kami mga baboy, o hindi kami elepante. Kami tao. At kapatid ko, si Kuya Eric na andyan po, ay tao din siya, di ba? So, tayo, lahat po tayo ay magkakaiba. Diversity. Di ba? At lahat po tayo ay bahagi ng sangkatauhan. Humanity. Si PJ po o ako, o ang kuya po, o sino man kayo, hindi po kayo si humanity. Di ba? Tayo kayo po ay isa sa mga tao. Tao kayo, pero isa lamang sa mga tao. Ang Father, ang Son, at ang Espiritu, di ba? Sila'y three divine persons. Magkakaiba po sila. Parang ako, si PJ at ang kuya ko. Tatlo kami, magkakaiba as persons. Pero alam niyo po, ang misteryo dito, ano ba ibig sabihin ng unity? Ang Ama ay divinity. Ang Anak ay divinity. Kung ni isa sa atin ay hindi humanity, hindi tayo the human, no? The Father is the divine, God. The Son is God. The Spirit is God. Yan po ang misteryo na hindi po natin maaarok kasi hindi po natin experience. Pero, pahapyaw po experience natin. Kaya nga po, nakikita nyo ngayon sa harapan nyo, may experience po tayo ng unity when mysteriously we feel we are kindred in spirit. Kaya nga po eh, the Father and the Son and the Father, and the relationship of the two of them is called the Spirit. And He is a third person, different from the Father, different from the Son. But He is yet the love between the Father and the Son. So nakita niyo po yung tatlong ito, the Father, the Son, and the Spirit, are eating on the same table and sharing the same cup of wine. Yan. Diyan po natin mararamdaman na tayo nagkakaisa pag tayo pwedeng kumain ng sama-sama, sabay-sabay, kung tayo po ay pamilya. Magkakaiba po ang punto de vista ng mag-asawa, lalaki at babae. Magkakaiba po ang mga hilig ng mga bata. Pero hindi po ibig sabihin, watak-watak tayo. Diversity can become precisely the gift of richness for each other. Sa last Monday po,
yung aming yung ating episode about the mag-anak na mga Manuel. Ang sabi ng mag-asawa, we have treated our 5 children as different individuals, but we love them, each one of them, and we love them all. Yun po eh. Love is what unites. Kaya nga sabi ko kanina sa ating gospel, it's also what divides. No? So tinan po natin ang next slide. You would find out there is therefore the so-called 3 persons in one God. There is diversity and yet there is unity. Yan po ang ating work in progress. Yan po ang Diyos. Sabi po ni Archbishop Soc Villegas ng Archdiocese of Lingayen Dagupan, that Trinity is our DNA. Tayo magkakaiba, pero tayo po ay isang mundo lamang. Sangkatauhan po tayo. Pero ang process of becoming united, mysteriously ang hirap mangyari. We need the grace of God. In fact, for me, brothers and sisters, unity is a gift of the Lord. The gift of faith brings to us the gift of love. Without God, we can never be one. Maglagay na kayo ng United Nations, maglagay kayo ng asosasyon, maglagay kayo na kunyari, ako nakarinig na ako dyan, nakita ko yan sa Roma. Meron pong mga Bicolanos. Tapos yung mga Bicolanos, nagkaroon ng Bicolanong taga rito at Bicolanong taga ron. Bakit? Naghiwalay ang mga Bicolano. Ah, nagkita-kita ang mga kawampangan. Pero naghiwalay din sila ng kapilya kasi merong isang grupo ng kapampangan hindi nagustuhan isang grupo ng kapampangan. At imagine, magkakabalen sila and yet naghiwalay-walay. Diba? Ganyan din. Ang Christianity natin po, we have separated. Ang tawag natin sa kanila, may protesta, Protestant. But they are our separated, or separated brethren, pero brethren. Ay, ang hirap po. And Pope Francis, minsan kinutuliksa kasi nakikipagdasal pa sa ibang mga tao ng ibang religion. Bakit? Anong masama sa pagdarasal? Doon nga tayo nagkakaisa sa panalangin. Tapos sasabihin mo, He is the Antichrist. Ano ba yan? No, brothers and sisters, this is the mystery. And for as long as we don't live the mystery, brothers and sisters, we will not even understand it a bit. But try to live it unti-unti po. Maunawaan niyo. Ay, totoo pala. Ay, totoo pala. So the challenge po is not to understand, arukin, siya sa atin, i-analyze pa ang mystery of the Trinity. Pero ito pong reality of diversity and yet unity, different persons and yet one humanity, yun po ang ating dapat maging aim sa buhay. Pero the mystery lies still na bawat isa sa kanila is God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. While Jesus, while the Son, He is divine. No one of us is humanity. Yun po ang mystery. At least alam po natin bakit misteryoso po. Tama po ba? So, meron ba ibang slide? Wala na ata. Na. So, madilim na po. Bukas po, June 12. Ano tawag doon? Independence Day. At alam niyo po, bukas makikita niyo yung background ko. Iba.